Oh,
Thank you.
Was created, people have seen the earth and sky and all that God made. They can clearly see His invisible qualities, His eternal power and divine nature. So they have no excuse whatsoever for not knowing God. God's greatness and power, manifested in His marvelous work, from His glorious creation to His gift of salvation.
our God is a great God. The future glory of this temple will be greater than its past glory. And in this place, I will bring peace. I, the Lord Almighty, have spoken. The church is a magnificent manifestation of God's greatness. From eternity to eternity, our Most High God glorifies His beloved church, and the Most Holy Church exalts Him. The Great Church. I assure you, most solemnly I tell you, if anyone steadfastly believes in me, he will himself be able to do the things that I do, and he will do even greater things than these, because I go to the Father. For God's greatness will shine among his children, and they will be blessed with his glory. The Christian's cup will never run dry. The faithful will experience blessings without measure. Destined for greatness. As God has promised, His children shall be glorified as He is glorified. His light will shine upon His precious and beloved church, and we will be immensely blessed. The world awaits the revelation of God's ultimate masterpiece, His greatness proclaimed through the glory that is of His children. Glory! 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 Gateway to glory! Tayo po ay sumapit na sa takdang oras ng ating pagpapasimula. Inaanyayahan ko po ang lahat na tumayo. Sa pangalan po ng katastasan Diyos na matari natin, sa pamamagitan ng Inang Iglesia na kabanal-banalan, kapayapaan po ang sumating lahat. Inang katastasan Diyos! Tayo po ay nasa kalawang takda na ng pag-alaala sa mga hirap at sakit ng Panginoon, ang pag-alala sa kanyang huling pitong wika nang siya ay mabayubay sa cross. Kaya naman, upang ganap na ating mapasimulan ang mahalagang gampaning ito, tumayo po tayo ng tuwid at atin pong awitin na ang buong galang at espiritu ang awit ng Siyon.
bahagi po namang ito ay ating isa puso at isa tinig ang credo ng Kristiyano. Ako ay Kristiyano. Ako ay Kristiyano, ako'y handog sa kataas-taasang Diyos. Isang ilaw nitong sanglibutan, ako ay may kapuri-puring pag-uugali para sa ikaluluwalhati ng aking inang iglesia, ang kabanal-banalan, at sa ikalulugod ng aking amang Diyos, ang kataas-taasan. Nagpipilit na maging ganap, may gabay ng sikap upang maging sakdal. Ako ay nagsuko ng aking sarili sa tunay na hari at ngayon ay laging nahahanda sa lahat ng mabubuting gawa. Maawain at matulungin, ako ay patnubay sa aking kapwa. Mahinahon at nagaangkin ng magandang kalooban, ako'y tagapagtaguyod ng kapayapaan. Ako ay Kristiyano, puspos ng Espiritu, umiibig at nag-iingat ng tipan ng kapatiran. Ako ay bantay ng angtanikalang kapatid, madamayin sa pangangailangan ng mga banal, at isang masugid na kasangkot sa layunin ng aking bansa, ang tanging bansang banal, nagmamahal sa tunay na biyaya ng may kapal, laging nagbubulay sa kasulatang ugali kong binabasa. Ako ay may mga matang natutuon sa mga bagay ng kaitaasan na siyang lalong mabigat sa timbangan ng aking pagpapahalaga sapagkat siyang aking kayamanan na kinaroroonan ng aking puso at karunungang siya kong ikinapaging malaya. Ako ay Kristiyano, ang pinakamapalad na tao. Mayroon ako ng lahat kong kailangan. Tinuro ang lubos ng magagaling na kaalaman, sinanay na mabuhay sa banal na pagkatakot sa Panginoon. Ako ay nakikipagbakang mabuti. Mayroon akong sagot sa lahat ng suliranin ng pananampalataya. Ito ang mga bantay salita na sa akin ay mga batayan ng katwiran. Iniibig ng makapangyarihan sa lahat, sino man ay hindi makapag-aalis sa akin ng kapalarang ito. Ang kataas-taasan ay kakampi ko, ako'y hindi matatakot. Gumagawang may kaganapan, may mababang kalooban, at lumalakad na kasama ng Diyos, ang lahat ng mga bagay ay magagawa ko. Ako ay Kristiyano, ako'y lingkod ng haring walang hanggan, isang pananim ng katwiran sa halamanan ng langit, isang halimbawa sa mga gawang kabanalan, at tagasawata ng mga gawang liko at kasamaan. Ako ay maamo, ako'y mapagpigil, tapat at masipag sa aking mga takdang gawain. Ako ay mapanalanginin, mapagkatiwala at laging nagpapasalamat sa dakilang lumikha. Ako ay Kristiyano, ako ay masunurin sa Panginoon. Ako ay mapagpasakop sa aking mga pinunong espiritual. Ako ay nahahanda sa lahat ng mga mangyayari. Higit sa lahat, ako ay masaya sapagkat ako ay Kristiyano. Ukol sa ating pagtatalaga, atin pong tanggapin ang The New Jerusalem Choir sa kanilang likhawit na may pamagat na una dahil pala sa akin at ikalawa, kapatid, kumapit ka. Thank you.
Oh,
Muli po tayong tumayo. Sa bahagi pong ito ay ating tatanggapin ang kasangkapan sa pagbasa ng mga salita ng pag-alaala sa Panginoong Kristo Jesus, ang isa sa mga presbitero sa Kabanal-Banal ng Iglesia, ang ating minamahal at ginagalang ang matandang kapatid na Isay, ang kapatid na Hector Forbes. Sa pangalan ng kataas-taasang Diyos na Ama at Hari natin, sa pamamagitan ng kabanal-banalang Iglesia na ating ina, binabati ko po kayo ng kapayapaan. Mga salita ng pag-alaala sa Panginoong Kristo Jesus. Sumasa iyo ang Espiritu ng Panginoon, sapagkat ikaw ang pinahiran upang ipangaral ang mabubuting balita sa mga dukha, upang itanyag sa mga bihag ang pagkaligtas at sa mga bulag ang pagkakita, upang bigyan ng kalayaan ang nangaaapi at matanyag na ikaw ang tanging pag-asa ng sangkatauhan. O Panginoong Kristo Jesus, napakadakila ng iyong misyon na hindi nila pinahalagahan. Ang iyong agape ay itinuring nilang kapuotan. Ang iyong kalwalhatian ay inari nilang kahihiyan. Sa hindi nila pagkakilala, ikaw ay itinakwil at hinamak. Inalis nila ang piring ng katarungan upang ikaw ay hatulan ng pagkakapako sa krus hanggang sa kamatayan. Ngunit kami ay sumampalataya na ikaw ay nasugatan dahil sa aming mga pagsalangsang, nabugbog dahil sa aming mga kasamaan, at sa pamamagitan ng iyong mga latay ay nagsigaling kami. Ipinagpala mo sa amin ang iyong kapayapaan. Ang pag-asa sa iyo ay lalo pang pinagtitibay sa kaganapan ng iyong mga pangako na aming nararanasan. Sa araw na ito, aming inaalaala ang iyong sakripisyo at pinagbubulayan ang iyong mga salita para sa aming kaligtasan. Mabubuhay kami sa iyong handog na agape magmula ngayon at magpakailan, kailanpaman. Amen. Sa pagpapatuloy po ng ating pag-alaala sa Panginoong Kristo Jesus, aawitin po natin ang likhawit ng pagdulog. Kaalinsabay nito ang pagtatagubilin sa pamamagitan ng isang maespiritong panalangin. Pangungunahan po tayo ng isa sa mga ministro konsagrado, ang ating kapatid na Misael, Emmanuel Valerio. Thank you.
tagumpay. Dakila namang Diyos, mamahalin kita, sasambahin kita, pupurihin kita, magpakailan pa man. Aba, Panginoon naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Ikaw na banal at dakila, ang iyong napakabuting kalooban ay patuloy naming nararanasan o dakilang Ama, sapagkat minsan pa kami ay muli mong tinipon upang patuloy naming purihin ang iyong dakilang pangalan, sapagkat Ikaw ang Diyos ng kabanal-banalang Iglesia na siyang lumilingap ng aming mga pagdalangin. Kumbaga maaari, Panginoon, pakalinisin mo ang aming mga puso at igawad mo nawa sa amin ang banal mong pagpapatawad sa lahat ng aming mga kasalanan. Narito po kami upang alalahanin namin, Panginoon, ang iyong mga banal na salita na iyong binigkas sa banal na krus nang ikaw ay nabayubay. Ang mga aral na ito ay alalahanin namin, Panginoon, upang dito'y magbulay kami at makasumpong ng biyaya sa mga aral na aming mapapakinggan. Tulungan mo lamang kami, Panginoon, na kami po ay lingapin ang iyong mga banal na kalooban at ang Espiritu mo ang sumaamin upang kung marinig namin ang iyong mga banal na aral, ito'y magkaroon ng kapangyarihan sa aming mga puso sa ikaliligtas ng aming mga kaluluwa. Dakilang Panginoon, tulungan mo rin naman at alalahanin ang iyong mga anak na makikinig ng iyong mga aral. Ipagkaloob mo sa kanila ang tapat na puso at kaloobang makaririnig ng iyong mga banal na katwiran. Naway ang mga aral na ito ay kanilang maisa puso, maisa buhay, kung magkagayon. Ito ang patuloy naming magawa sa tuwing aalalahan na namin ang iyong mga banal na salita. Ito'y magkaroon ng kapangyarihan sa ikaliligtas ng sangkatauhan. Tulungan mo rin naman, Panginoon, ang iyong mga lingkod na magiging kasangkapan sa mga pagtuturo ng iyong mga banal na katwiran. Tulungan mo sila na iyong mga lingkod nakakasangkapanin upang ipahayag ang iyong mga banal na salita na binigkas mo sa krus. At alalahanin namin, Panginoon, ang iyong mga sakit, ang mga sakripisyo, ang mga ginawa mong mga pagtuturo sa amin. At ito, dakilang Panginoon, ay misan pang ituro mo upang ang iyong mga anak na maging kasangkapan ay magkaroon ng kapangyarihang tinig sa kanila upang ang iyong mga lingkod na makikinig magkaroon ito ng kapangyarihan sa aming mga kalooban. Alalahanin mo sana, Panginoon, ang iyong mga kasangkapan upang sa pagtuturong ito, mabigkas lamang nila na may pag-ibig, may pagmamahal ang iyong mga katwiran upang maiturong may pagdakila sa iyong malinis at marangal na kalooban. Tulungan mo kami, Panginoon, sa aming isasagawang pakikinig ng iyong mga banal na aral, ang pitong wika na nagtatanghal ng iyong kadakilaan. Ikaw nawa, o dakilang Panginoon, ang siyang magturo at kung magkagayon, dakilang Ama, kung ito'y aming masumpungan sa aming mga puso, ito'y isabuhay namin at ang aral na ito ang magugnay sa amin sa banal mong kalooban upang maging tungtungan namin sa pagkadakila
ng iyong mga lingkod. At kung magkagandakilang Ama, ang kadakilaan ay maibalik namin sa kapurihan lamang ng dakilang pangalan. Sumasampalataya kami, Panginoon, na ang bisa at kapangyarihan ng mga aral mo ang sangsa sa amin, na iyong mga lingkod, pagkapalibhasa, ang lahat ng ito ay aming idinudulog sa pangalan mong Diyos Kristo Jesus, nag-iisa ka naming tagapagligtas. Amen. Atin na pong tanggapin ang biyaya ng huling pitong wika ng Panginoon sa cross sa pamamagitan ng unang kakasangkapanin, ang matandang kapatid na Mikniya, kapatid na Melchor Payawal. Ngunit, bago ito, atin munang tunghayan ang handog na likhawit ng manakwair ng Pastulan Abyasap, ang likhawit na kay dakila mo, O Diyos.
naplos ang unawa. Iyong kaluwalhatian minsang inupasala. Kahalili ng sumpa, kahalili ng sumpa, mga minamahal na mga banal na kapatid sa Panginoon, sa pangalan ng kataas-taasang Diyos na Ama at Hari natin, sa pamamagitan ng kabanal-banalang iglesia na ina natin, kayo pong lahat ay aking binabati ng kapayapaan. Pinakalastasang Diyos! Pagkatapos po na ating maisagawa ang Paskwa ng Panginoon, na siyang pag-alaala natin sa katawan at dugo ng Panginoon. Sa araw na ito ay atin po namang aalalahanin ang mga hirap at sakit ng Panginoong Kristo Jesus nang siya po ay magkatawang tao dito sa lupa. Gaya po ng taon-taon na ginaganap natin at pinag-aaralan ang ukol sa pitong wika ng Panginoon. Muli po sa taong ito ay atin pong sasariwain at pag-aaralan ang tungkol sa huling pitong wika ng Panginoon doon sa krus. At ang pamagat natin sa taong ito ng pag-aaral ng huling pitong wika ng Panginoon ay nagsasabing, ang pitong wika ng Panginoong Kristo Jesus ay nagtatanghal ng kadakilaan. Gaya po ng ating nalalaman, ang taong ito na 2022 ay idiniklara ng kasangkapang pangasiwaan batay sa paggabay ng banal na espiritu na taon ng kadakilaan. Kaya naman ang diwa ng pitong wika na bahagi po ng ating pag-alaala sa mga hirap at sakit ng Panginoon na ngayon ay ating pag-aaralan ay may kaugnayan sa taong ito ng kadakilaan. Opo, minamahal ng mga kapatid, bawat wika na sinalita ng Panginoon nang siya po ay nakapako sa krus, bawat isa nito ay naghahayag ng kadakilaan. At ito po ang nais ng Diyos na sa ating mga magkakapatid, sa taong ito ay ating pag-aralan at dapat na matutunan nating mga magkakapatid. Kaya tayo na po at ating tanggapin ang mga mahalagang aral ng pitong wika ng Panginoong Kristo Jesus nang siya po ay nakadipad doon sa krus. Kaya sa pasimula po nitong ating pag-aaral, ay atin po munang itanong, ano ang likas na kalagayan ng Panginoong Kristo Jesus bago pa siya magkatawang tao? Atin pong basahin sa mga banal na kasulatan sa Aklat ng Mga Awit 145 versikulo 3, ganito po ang sinasabi. Dakila ang Panginoon at marapat na purihin at ang kanyang kadakilaan ay hindi masayon. Mga kapatid, sumasampalataya po tayo na ang tinutukoy sa talatang ito na Panginoon ay walang iba kundi ang Panginoong si Kristo Jesus. At siya rin po ang kinikilala natin na iisang Diyos. Kaya sa talatang ito ay maliwanag na maunawa natin kung ano ang kanyang likas na kalagayan bago pa siya magkatawang tao sa pangalang Kristo Jesus. Sapagkat ayon sa pagpapakilala ng kanyang mga unang lingkod, sa panahong hindi pa siya nagkakatawang tao na nakaranas ng kanyang kadakilaan,
siya ang wika ay dakila. Opo, dakila ang Panginoon, ang ating Panginoong Kristo Jesus. At dahil sa kanyang taglay na kadakilaan, ay sa pagkakilala o pagkilala ng mga unang lingkod ng Diyos, gaya ni Haring David, siya ang wika ay karapat dapat na purihin. Siya ang wika ay karapat dapat na luwalatin at karapat dapat na paglingkuran. Opo, noong paman, likas na sa Panginoon ang pagiging dakila. At sa paglalarawan pa rin ng mga unang lingkod ng Diyos, ang kadakilaang taglay ng ating Panginoon ay hindi masayot. Ang ibig pong sabihin, sa ibang salita, hindi po agad maiintindihan o maunawa ang lahat. Maging sa ibang salin ng talatang ito, ang kadakilaan ng Panginoon ay hindi ang wika masukat. Ibig pong sabihin, walang katapusan, walang hanggan. Kaya ang mga nalalaman po natin ngayon tungkol sa kadakilaan ng Diyos, bunga ng mga pagtuturo na ating naririnig, ay hindi pa po sapat para sabihin natin na naiintindihan at naunawaan na natin ang buong kadakilaan ng Diyos. Subalit sa patuloy na pagtuturo at pakikinig natin ng mga aral, ay unti-unti nating nalalaman at nauunawaan ang taglay na kadakilaan ng ating Panginoong Diyos. Kaya sinabi ng Biblia na ang kadakilaan ng Panginoon na hindi masayod dahil nga hindi pa natin sapat na nauunawaan lahat o hindi pa sapat ang ating mga kaalaman o nalalaman tungkol sa kanyang kadakilaan. May mga bagay pa na hindi po tayo alam tungkol sa kadakilaan ng Diyos na sa hinaharap ay doon po natin malalaman o mauunawaan. At hanggang sa pagparito ng Panginoon, may mga bagay na hindi pa tayo alam sa Kanya na magpapatuloy tayo upang ating kilalanin. Opo, hanggang sa ipagsama niya tayo sa langit, sa buhay na walang hanggan, doon ay mayroon pa rin pagpapahayag na gagawin ang Diyos. Pag nakita natin siya ng mukhaan, lalo po nating maunawang tuloy-tuloy ang kadakilaan ng Panginoon. Kaya habang lumilipas ang mga panahon, patuloy po na ang Diyos ay naghahayag ng kanyang kadakilaan at hindi ito natin kaagad mauunawaan ngayon. Pero sa hinaharap, tuloy-tuloy na ipapaunawa po sa atin ang kadakilaan ng Panginoon. Ito po, mga minamahal na kapatid, ang likas na kalagayan ng ating Panginoong Kristo Jesus bago pa siya magkatawan tao. Kinikilala siya ng mga unang lingkod ng Diyos at dapat din kilalanin natin siya sa ating panahon at sa hinaharap sa namamalagi niyang kalagayan bilang dakilang Diyos, dakilang Panginoon na ang kadakilaan ay hindi masayon. At bilang dakilang Diyos, anong uring paggawa at anong uring panukala mayroon siya? Muli po, basahin natin ang mga banal na kasulatan. Sa Apokalipsis sa kanyang 15 at 3, ganito po ang sinasabi. At inawit nila ang awit ni Moises na alipin ng Diyos at ang awit ng kordero na sinasabi, mga dakila at kagilagilalas ang iyong mga gawa o Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Matuwid at tunay ang iyong mga daan, ikaw na hari ng mga bansa. Sa talatang ito ay mauunawa po natin sapagkat ang nagsasalita ay si Apostol Juan. Ito po ay batay sa pagpapahayag sa kanya ng Panginoon
Dito po natin binasa, sapagkat alam po natin ang aklat na ito ay kinasusulatan ng mga bagay na nangyari sa nagdaan, mga nangyayari sa kasalukuyan, at maging ang mga mangyayari pa lamang sa hinaharap. Dito po ay nakasulat na. At sa talatang ito, maunawa natin kung ano ang uri ng paggawa at panukala mayroon ang ating dakilang Diyos na si Kristo Jesus. At ayon sa talata, noong paman ang wika, inaawit na, ipinapahayag na sa panahon pa lamang ng mga unang lingkod ng Diyos, ang uri ng paggawa ng dakilang Diyos ay dakilang mga gawa at kagilagilalas na mga gawa. Mga kapatid, kaya hindi po siya katulad ng paggawa at pagpapanukala na gaya ng sa tao. Ang tao po kung gumawa at magpanukala ay pangkaraniwan lamang, di po ba? Opo, hindi kailanman maihahambing ang anumang uri ng paggawa at pagpapanukala na mayroon ng tao sa mundo sa paggawa at pagpapanukala ng Diyos. Napakalayo at napakalaki po ng pagkakaiba. Bakit? Sapagkat katangi-tanging ang dakilang Diyos lamang ang mayroong dakilang mga gawa at kagilagilalas na mga gawa. At ito po ay bagay o angkop sa kanyang kalagayan bilang dakilang Diyos. Papaano po naman at kailan lalong natanghal ang kadakilaan ng ating Panginoong Kristo Jesus? Muli po, dinggin natin ang mga banal na kasulatan sa Isaias po sa kanyang 53:12. Sa mabuting balita Biblia, ganito po ang sinasabi. Dahil dito, siya'y aking pararangalan kasama ng mga dakila at makapangyarihan. Sapagkat kusang loob niyang ibinigay ang sarili at nilasap ang kaparusahan ng masasama. Inako niya ang mga makasalanan at idinalangin sila'y patawarin. Kailan lalong natanghal ang kadakilaan ng Panginoon? Nang tuparin niya ang hulang nasusulat na mangyayari tungkol po sa kanya. Opo, ipinasyan niya sa kanyang sarili na siya ay bababa at magkakatawang tao dito sa lupa. Kaya nang siya po ay magkatawang tao, nang bigyan niya ng katuparan ang misyong naatang sa kanyang balikat sa makatwidayang gawa ng pagliligtas at pagtubos sa kasalanan ng sangkatauhan. Mga kapatid, opo, napakadakila ng kanyang mga gawa nang siya po ay magkatawang tao. Napakadalisay ang kaloobang ipinadama at ipinamalas ng Panginoon sa sangkatauhan. Hindi po ba napakadakilang gawa ang ginawa niya? Na siya bagamat nasaan yung Diyos, ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos? Inubad niya ito sa inaganyong alipin at nakitulad sa mga tao at palibasay nasumpungan sa anyong tao sa nagpakababa sa kanyang sarili, opo, na nagmasunurin hanggang sa kamatayan sa krus. Opo, ang Panginoong Kristo Jesus nang magkatawang tao at nakitulad sa mga tao, walang anyo kagandahan man ang wika pagka ating minamasdal siya, walang kagandahan na mananais tayo sa kanya. Opo, hindi kagandahang panglupa ang ipinakita niya ng siya'y naparito, kundi ang kanyang mga gawa at kagilagilalas na mga nilalang. At ang kalikasang buhat pa ng una ay umiiral na sa kanya. Ang kabanalan, ang pagkamahabagin, ang pagpapahinuhod at ang likas niyang pag-ibig na daladala pa rin niya nang siya po ay nanaog dito sa lupa. Opo, dahil dito,
siya'y dinakila at pinarangalan ng Diyos ayon sa kanyang halimbawa. Kaya sabi ni Propeta Isaias, sa talatang ito na ating nabasa, dahil dito'y siya'y pararangalan na kasama ng mga dakila. Ito rin po ay sinabi ni Apostol Pablo sa kanyang mga sulat. Siya'y pinadakila ng Diyos at binigyan ng pangalang lalo sa lahat ng pangalan. Ang kadakilang ito hindi na kilala ng sanglibutan. At dahil sa hindi pagkakilala ng tao sa kadakilaan ng Panginoon, siya'y pinaratangan. Bagamat ang wika ay tao ay nagpapakunwaring Diyos, kaya siya ay winalang kabuluhan. Upo siya'y hinamak, itinakwil ng mga tao at siya'y hindi hinalagahan. Upo siya'y nabugbog, siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsalangsa. Minamahal ng mga kapatid, sa likod ng ganitong tila malaking kaabahan ay lalong natanghal ang kanyang kadakilaan at lalong natanghal ng kusa niyang ibinigay ang kanyang sarili at nilasap ang kaparusahan dapat sanay para sa atin, para sa masasamang tao. Inako niya ang mga makasalanan. Opo, kusang loob niyang ibinigay ang kanyang sarili sa kamatayan, dahil ito ang parang hinanap ng Panginoon upang matubos sa kasalanan ang sangkatauhan. Kaya matapang niyang hinarap ang mga hirap at sakit, maging ang kamatayan sa kamay ng mga tampalasan. At ang higit na nagpadakila sa kanya ay nagawa pa niyang idalangin ang mga makasalanan, ang mga kaaway, ang mga taong gumawa sa kanya ng malaking kasamaan na sila ang wika'y patawarin. At ito nga po ang sinasabi sa unang wika, na isang uri ng panalangin na sinasabi ng Panginoon, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Ito po ay mababasa sa Lucas 23:34. Ang buod na diwa ng unang wika, ito po ay nagtatanghal at nagahayag ng kadakilaan ng pagpapatawad. Nais po ng Diyos, mga kapatid, maunawaan natin sa unang wika ang kadakilang matutunan natin ang pagpapatawad. Kaya sa ilalim nitong unang wika ng Panginoon doon sa krus, ay ating tatalakayin ang kadakilaan ng pagpapatawad. Anong uring pagpapatawad po ba ang nais ng Diyos na maunawaan, matutunan, mapagsanayan natin na maging paraan ng ating pamumuhay? Tunghayan natin ang kulosa sa kanyang 3:12-13, ganito po ang sinasabi. Mangagbihis nga kayo kaya ng mga hinirang ng Diyos na mga banal at minamahal ng isang pusong mahabagin ng kagandahang loob, ng kababaan, ng kaamuan, ng pagpapahinuhod. Mangagtiisan kayo sa isa't isa at mangagpatawaran kayo sa isa't isa kung ang sino man ay may sumbong laban sa kanginuman, na kung paanong pinatawad kayo ng Panginoon, ay gayon din naman ang inyong gawin. Mga kapatid na minamahal, sa talatang ito ay maunawa natin ang uri ng pagpapatawad na nais ng Panginoon na ating pong matutunan at mapagsanayan. Kung paanong pinatawad tayo ng Panginoon, gayon din naman ang wika, ang pagpapatawad na dapat nating gawin. Paano ba tayo pinatawad ng Diyos? Ang Diyos po, hindi na niya tinignan kung ano at sino tayo. Hindi na po naging mahalaga sa Panginoon kung gaano karami, kung gaano kakaunti, kung gaano kaliit o gaano kalaki ang ating kasalanan.
Dahil sa laki ng kanyang pag-ibig at pagmamahal sa atin, lahat ng ating kasalanan ay nagawa niyang patawarin. Yun din ang kailangan nating mapagsanayan. Minsan po, mga kapatid, pag maliit lang ang kasalanang nagawa sa atin, madali po tayo nakapagpapatawa, di po ba? Pero pag malaki na ang kasalanang nagawa sa atin, tila baga napakahirap na nating gawin ang pagpapatawa. Pagkakaunti lang ang pagkukulang o kasalanan natatanggap natin at napatatawad natin. Pero pag malaki na at marami na ang kasalanang nagawa sa atin, hindi na po natin magawang paulit-ulit na patawarin ang ating mga kapatid. Yan ang likas ng tao, di po ba? Pero ang Panginoon, kakaiba po siya. Kaya nga dakila ang paraan ng pagpapatawad na alam ng Panginoon. Di kaunti o marami, maliit o malaki, at kahit paulit-ulit na nagkakasalang tao, laging bukas ang puso ng Panginoon dahil sa laki ng kanyang pagmamahal, ay palaging handa para magpatawa. Yan po ang nais ng Diyos na pagsanayan natin, na mapatawad din natin ang nagkasala sa atin ng malaki, mapatawad din po natin ang maraming nagkulang sa atin. Gayon ang dapat din natin gawin. At ang isang bagay pa, ang Panginoon po, pag nagpapatawad, hindi lang po sa salita. Sabi nga nila, hindi lang sa mula sa nguso, kundi mula sa puso, ang kanyang pagpapatawad, hindi sa salita lang. Halimbawa, katulad po ng salitang, sige, pinatatawad na kita. Huwag mo na lang uulitin. Kasi pag inulit mo pa yan, hindi na kita patatawarin at kailanman hindi na kita babatiin. Ganun po ang tao, nagpapatawad kunwari, pero naroon pa rin ang pagbabanta o kaya naman, pinatawad niya pero naikukwento pa sa iba at natatandaan pa ang kasalanang nagawa sa kanya. Hindi po gayon ang uri ng pagpapatawad na gusto ng Diyos na matutunan natin, mga kapatid, kundi ang katulad ng sa Panginoon. Sa Panginoon, mula sa puso, pag pinatawad kanya, burado na lahat. Kumbaga sa message, dinidilit na niyang lahat. Tulad sa wala ka ng record ng kasalanan, gaya ng ibinatunan ng Panginoon sa kanyang likuran ang lahat ng ating kasalanan. Opo, tulad sa wala ka ng nagawang kasalanan sa kanya, yaon ang uri ng pagpapatawad na dapat nating matutunan, sapagkat gayon ang uri ng pagpapatawad na ginawa sa atin ng Panginoon. At para ito po ay ating magawa, dapat nating maunawaan o dapat nating malaman ang kadakilaan ng pagpapatawad. Ano nga ba ang kadakilaan ng pagpapatawad na dapat nating maunawaan? Kasi po yung iba kay hirap na magpatawad. Opo, kaya hirap na hirap magpatawad ang marami. Hindi po nila kasi nakikita yung benepisyo o magandang idudulot kapag nagpatawad sila sa kanilang kapwa, maging ang kabutiang dulot dito sa kanilang sarili. Kaya dapat alam at unawa po natin kung ano ang kadakilang taglay ng pagpapatawad. At narito po ang kadakilaan ng pagpapatawad. Basahin po natin sa Mateo, sa kanyang 18:27, ganito po ang sinasabi. Naawa sa kanya ang hari, kaya't pinatawad siya sa kanyang pagkakautang at pinalaya. Ang unang dapat
nating maunawaan tungkol po sa kadakilaan ng pagpapatawad. Bati sa nabasang talata, yun po ay may kaakibat na pagpapalaya. Katulad ng halimbawa sa talinhaga ng Panginoon, merong hari dahil sa laki ng kanyang awa sa kanyang alipin, kahit malaki ang kasalanan o pagkakautang nito sa kanya, sa halip na singilin o sa halip na yung kanyang alipin ay parusahan, sa laki ng kanyang awa, ito po'y nagawa niyang patawarin sa lahat ng kasalanan at pagkakautak. At kalakip ng pagpapatawad, nagawa niya itong sa halip na parusahan, ito po ay kanyang pinalaya. Kaya ang kadakilaan ng pagpapatawad, mga kapatid, ay may kaakibat na pagpapalaya. Hindi lang kalayaan ang nagkasala na lumaya siya sa takot na siya ay maparusahan, kundi pinalalaya rin ito yung nagpapatawad. Dahil hanggat hindi mo pinatatawad yung nagkasala sa iyo, ikaw ay nakakulong sa galit. Ikaw ay nakakulong sa sama ng loob. Ikaw ay nakakulong sa kaloobang may paghihiganti. Subalit, pag ikaw ay nagpatawad, pinalalaya mo ang iyong sarili sa galit. Pinalalaya mo ang iyong sarili sa sama ng loob. Pinalalaya mo ang iyong sarili sa paghihiganti. At yun po ay bagay na nagdudulot sa iyo, kapatid, ng kapayapaan, ng katiwasayan ng isip, ng kalooban, ng kapayapaan, ng pamumuhay. Ito po yung benepisyo na idinudulot ng pagpapatawad. Kaya, mas maigi ang magpatawad kaysa maghiganti. Mas maigi po ang magpalaya kaysa magparusa. At ito'y magagawa katulad ng isang hari dahil sa laki ng kanyang awa at ng kanyang pag-ibig. Kaya kapwa tayo na bebenepisyo ng pagpapatawad. Kadakilaan ang dulot nito sa ating pagkatao. At bukod pa dito, minamahal na mga kapatid, ano ang lalong bagay na dapat nating maintindihan sa kadakilaan ng pagpapatawad at ano po ang itinatanghal nitong kadakilaan? Muli po, basahin natin ang Mateo 5:43 hanggang 48. Ganito po ang sinasabi. Narinig ninyong sinabi, ibigin mo ang iyong kapwa at kapuotan mo ang iyong kaaway. Datapot sinasabi ko sa inyo, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang sa inyo'y nagsisiusig upang kayo maging mga anak ng inyong ama na nasa langit, sapagkat pinasisikat niya ang kanyang araw sa masasama at sa mabubuti at nagpapaulan sa mga ganap at sa mga hindi ganap. Sapagkat kung kayo iibig sa nangagsisiibig lamang sa inyo, ano ang ganti na inyong kakamtin? Hindi ba gagayon din ang ginagawa ng mga maniningil ng buwis? At kung ang mga kapatid lamang ninyo ang inyong babatiin, ano ang kalabisan ng inyong ginagawa? Hindi ba gagayon din ang ginagawa ng mga hintil? Kayo ngay mangagpakasakdal na gaya ng inyong ama sa kalangitan na sakdal. Bukod po sa natutunan natin na ang kadakilaan ng pagpapatawad ay may kalakip na pagpapalaya sa nagkasala at sa nagpatawad, ang isa pang bagay na dapat nating maunawaan, kaya po napakadakila ng pagpapatawad sapagkat ito po ay nagtatanghal ng pag-ibig na nasa uring agape, upang mapatunayan natin na tayo ang tunay na mga anak ng ating Amang Diyos na nasa langit. Sapagkat ang pagpapatawad ay paraan din upang may pagpatuloy natin ang pagpapakasakdal. Gaya ng sinasabi sa talata, noon iniibig
o kinapopuotan ang kaaway. Di po ba? Ngunit, ang aral ng kasakdalan ay sa turo ng ating Panginoon nang si magkatawang tao, kahit kaaway ay dapat po nating ibigin. At ang isang gawa ng pag-ibig sa kaaway, pag ginawang ka ng masama, ay huwag mong gantihan ng masama, kundi ng mabuti. At ang isang mabuting gawa ng pag-ibig sa kaaway, patawarin mo siya sa kasalanang nagawa sa iyo. Kaya kung inuusig ka niya, sa halip na usigin mo rin, ay idalangin mo siya. Katulad ng sinabi ng Panginoon sa unang wika, na Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Kaya ang unang wika, mga kapatid, ay nagpapahayag ng kadakilaan ng pagpapatawad. Magagawa po ito ng isang nakaunawa at nagsanay sa isang uri ng pag-ibig na napakataas na antas. Ang pag-ibig na kagaya ng sa Diyos. Ang tawag nga po dito, pag-ibig na nasa uring agape. At kung ito'y ating mapagsanayan at magawa, mapapatunayan natin na tayo ay tunay na mga anak ng ating Amang Diyos, ang ating Amang Diyos na nasa langit, ay Amang Diyos ng pag-ibig. At tayo ang mga anak ng Diyos ng pag-ibig. Kung siya, dahil sa laki ng pag-ibig, nagawa niyang magpatawad, magagawa rin po nating magpatawad. At ang pagpapatawad, ito ang paraan para may pagpatuloy po natin ang pagpapakasakdal. Ibig sabihin, kung paanong sakdal ang ating Ama, maging sakdal rin tayo. Ang ating Amang Diyos ay sakdal sa pag-ibig, magpakasakdal din tayo sa pag-ibig. At ang mapagsanayan natin ang pagpapatawad sa lahat ng nagkasala sa atin, kapatid man o kalahi, kaaway man ito, mga kapatid, isang dakilang gawa ng pag-ibig ay mapatawad mo siya. Kaya sa unang wika na sinabi ng Panginoon doon sa krus, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Ito'y nagtatangal ng kadakilaan ng pagpapatawad. Nawa po, minamahal ng mga kapatid, ipagpala sa atin ang diwang banal ng unang wika mula po ngayon at magpakailanman. Amen. Tunay ng mga wika sa cross ay may taglay na kapangyarihan at inaasahang nadama at napagpala tayo ng unang bahagi ng pagtuturo nito. Narito, ang ikalawang bahagi ng pitong wika ng Panginoon, Kristo Jesus, na nagtatanghal ng kadakilaan. Ito ay sa pagkasangkapan sa ating minamahal na presbitero, ang matanang kapatid na usapat, kapatid na Joel Nepomuceno. Ngunit, bago ito ay atin munang tanggapin ang likhawit na handog ng Manna Choir mula sa Pastulang Dikayos na pinamagatang May Redemption. I was lost, living wickedly, and sin continuously. But then you came and changed my life, and by your blood I was redeemed. I was lost, living wickedly, and sin. Thank you.
Sa pangalan po ng ating kataas-taasang Diyos, na Ama at Hari na ating lahat ng mga magkakapatid, at sa pamamagitan po ng ating Ina Iglesia na Kabanal-Banalan, mga minamahal na makapatid, binabati ko po kayo ng kapayapaan. Pinakataas-taasang Diyos! Sa ating pong pagpapatuloy tungkol sa pag-aaral ng mahalagang pitong wika ng ating Panginoon, na sa taong pong ito ay tunay na naghahatid sa atin ng lubos na pagkaunawa ng kadakilaan ng Kanyang pagka-Diyos, ang kadakilaan ng kabanal-banalang Iglesia, at gayon din ang kadakilaan ng mga ginagawa nating mga paglilingkod. Sa panahon na ating pong pag-aaral na ito, ay patuloy po nating damhin sa ating mga puso at ating lubos na pagbulayan ang mga dakilang pagtuturong ito ng ating kataas-taasang Diyos. Sapagkat nais ng ating Panginoon na marating natin ang kadakilaan na Kanyang katakdaan sa bawat isa sa atin. Gaya nga po ng mensahe ng pitong wika, ay nagtatanghal ng kadakilaan. At sa ating pagpapatuloy ng pag-aaral, tayo po ay darako sa kasunod na wika na sinalita ng ating Panginoon sa makatwid bagay ang ikalawang wika na nagsasabing, "Ngayon ay kakasamahin kita sa paraiso." Ito po ang buod o sumaryo ng nilalaman sa na ating mababasa sa Lucas 23:43. "Ngayon ay kakasamahin kita sa paraiso," na meron pong subtitle, "Ang kadakilaan
ng pangakong paraiso. Alam po natin nang ito ay salitain ng ating Panginoong Kristo Jesus doon sa kanyang nasa parting kanan na pinangalanan ng kasaysayan. Bagamat hindi natin mababasa sa banal na kasulatan, ngunit ito ay nilagyan ng pangalan ng kasaysayan sa pangalang Dimas, na kung saan sa kanya sinabi ng ating Panginoon, ngayon ay kakasamahin kita sa paraiso. Mga minamahal na kapatid, bukod po sa nasa kanan na katabi ng Panginoong Kristo Jesus na napako sa krus, kanino pa ipinangako ang paraiso? Ang kasagutan po ay ating mababasa sa aklat ng Apokalipsis 2:7 na ganito po ang winiwika. Ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ang magtagumpay ay siya kong pakakanin ng punong kahoy ng buhay na nasa paraiso ng Diyos. Mga minamahal na kapatid, ang pangakong ito ng ating Panginoon tungkol sa paraiso ay hindi lamang po niya sinabi o sinalita o ipinangako sa isang tao lamang, kundi gaya ng ating mababasa mga kapatid, bukod po doon sa salarin na katabi ng ating Panginoon, ito ay sinalita ng ating Panginoon at ipinangako sa sino mang magtatagumpay ay magkakaroon ng pangakong ito ng ating Panginoon. Mga minamahal na kapatid, ito ay hindi lamang ipinangako sa isa, kundi ipinangako din sa atin na nasa kabanal-banalang iglesia. Ipinangako sa atin ang paraisong ito ng ating Panginoon. Ang magtagumpay na nangangahulugan, tayo po ay nasa espiritual na pakipagbaka. Ano man ang ating hinaharap, bahagi ng ating pagiging Kristiyano, tayo po ay dumadaan sa iba't ibang uri ng pakipagbaka na kinakailangan po na ating mapagtagumpayan, kinakailangan pong mapagwagian ng bawat isa sa atin upang kung magkaganon ay makakabahagi tayo doon sa pangako ng ating Panginoon na paraiso. Mga minamahal na kapatid, kung tayo man po sa buhay nito nakakaranas ng iba't ibang mga pagsubok o ng mga bagay po ng mga tiisin o kahirapan, sa buhay pong ito na ating nilalakaran, nakakaranas tayo, dumadaan tayo sa iba't ibang sitwasyon ng buhay. Maaring ngayon, ang ilan sa atin ay may mabibigat na mga problema na pinagdadaanan. Mabigat na suliranin ng pampamilya o di kaya'y dumaraan sa mga tiisin o kahirapan ng buhay. O dili naman ang iba'y nagtataglay ng mabibigat na karamdaman. Mga kapatid, huwag tayong mawala ng pag-asa. Panghawakan natin ang pangakong ito ng ating Panginoon na kinakailangan po na ating mapagtagumpayan. Huwag tayong mapigilan ng mga pagsubok o ng mga tiisin na ating nararanasang ito. Sapagkat gaya ng sinasabi ng banal na kasulatan, ang magtagumpay ay kakain ng punong kawi ng buhay na nasa paraiso ng ating Panginoon. Mga minamahal na kapatid, papaano po inilalarawan ng Biblia ang kagandahan ng buhay sa paraiso na ipinangako ng Diyos sa mga magtatagumpay? Ganito po ang ating mababasa sa aklat ng Apokalipsis,
4, at kasama po ang 7. At papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata, at hindi na magkakaroon ng kamatayan, hindi na magkakaroon pa ng dalamhati o ng pananambitan man o ng hirap pa man. Ang mga bagay ng una ay naparam na. Ang magtagumpay ay magmamana ng mga bagay na ito, at ako'y magiging Diyos niya at siya'y magiging anak ko. Mga minamahal na kapatid, narito po ang kagandahan na gaya ng paglalarawan ng banal na kasulatan, na kagandahang taglay ng paraiso na pangako ng ating kataas-taasang Diyos. Sa mundong ito na ating nilalakaran, masasabi natin maraming mga magagandang dako o lugar o tanawin na makikita natin na makapagbibigay ginhawa sa isang tao, na magbibigay ng kapayapaan at kapanatagan ng kanyang isip. Marerelax ang tao kapag nakita niya at naparoon siya sa magagandang dako na narito sa lupang ito. Ngunit, sama-sama nating nalalaman ang dulot na kagandahang ito ay ito po ay temporal lamang, pansamantala lamang ang naidudulot na kaligayahan, katuwaan o kagalakan sa kalooban ng isang tao. At ang paraiso na kung saan ito ang pangako ng ating Panginoon sa atin na magtatagumpay sa lahat ng mga pagsubok na, ng mga bagay na pagiging Kristiyano natin, mga kapatid, ang ipinapangako ng ating Panginoon ay tunay po na hindi maikukumpara sa anumang bagay na narito sa lupa. Ang paraiso ng Diyos ay dako na walang pagluha. Wala ng kamatayan. Wala ng dalamhati. Wala ng pagluluksa. Wala ng paghihirap. Ang mga kalungkutang ating pinagdaanan sa mundo ay naparam o lumipas na. Sa paraiso, lalo nating mararanasan ang pagmamahal ng ating Amang Diyos, at lalo nating mapatutunayan ang kapalaran natin ng pagiging isang anak ng Diyos. Mga kapatid, doon sa buhay na wala hanggan, sa paraiso na pangako ng ating Panginoon, makikita natin, makakasama natin, makakapiling natin ng mukhaan ang ating Panginoon. Makakasama natin. Lalo nating ma-appreciate, lalo nating damang-dama sa ating mga sarili't kalooban na ang Panginoon ay tunay na napakalapit sa atin, sapagkat nakikita natin siya ng mukhaan. Kapiling natin ang ating Panginoon. At bukod po doon, mga kapatid, lalo nating ma-appreciate ang dakilang kapalaran ng ating tinanggap buhat sa Panginoon nang tayo po ay maging kanyang mga anak. Mga kapatid, ingatan natin ang dakilang kapalaran ito na ibinigay sa atin ng ating Panginoon. Tayo po na kanyang tinawag sa kabanal-banalang iglesia, tinawag na kanyang mga anak, pinangakuan ng paraiso. Napakadakila ang pangakong ito, mga kapatid. At dapat po ay ingatan natin ng buong-buo sa ating mga puso. Panghawakan natin ang pangakong ito. Gumawa tayo ng may buong kasiglahan. Abutin ang pagtatagumpay. Huwag tayo maigupo ng mga bagay na nangyayari at mangyayari pa sa ating mga buhay, sapagkat isang malaking kawalan kung hindi natin makakamit at hindi tayo makakarating doon sa paraiso na ipinangako ng ating Panginoon. Mga kapatid, tayo ngayon ay naglalakbay sa mundong ito na punong-puno ng mga suliranin. Lumuluha tayo
nakakaranas tayo ng mga kadalamhatian. Nahihirapan tayo, mga kapatid. Ang lahat ng ito ay mapaparam doon sa pangakong paraiso ng ating Panginoon. Papahirin ang ating mga luha. Kung ano ang ating naranasan sa mundong ito, ay ibang-iba ang mararanasan natin doon sa paraiso na pangako ng ating Panginoon. Kaya mga kapatid, laban lang tayo. Huwag nating isuko ang dakilang pangakong ito ng Panginoon sa bawat isa atin. Ano man ang ating dinaraanan sa buhay, tiisin po natin. Magpatuloy po tayo sapagkat napakaganda, napakamaluwalhati, napakadakila ng pangakong paraiso ng ating Panginoon. Ano po ang kadakilaang taglay ng pangako ng Diyos na paraiso sa nagtagumpay? Ganito po ang ating mababasa na muli sa aklat ng Apokalipsis 2:10-11. Huwag mong katakutan ang mga bagay na iyong malapit nang tiisin. Narito, malapit nang ilagay ng Diablo ang ilan sa inyo sa bilangguan upang kayo masubok at magkakaroon kayo ng kapigatian 10 araw. Magtapat ka hanggang sa kamatayan at bibigyan kita ng putong ng buhay. Ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ang magtagumpay ay hindi parurusahan ng ikalawang kamatayan. Mga kapatid, gaya po ng ating natunghayan, dito ipinapakita ang kadakilaang taglay ng pangako ng Diyos. Hindi lamang ang paraiso ang pangako ng ating Panginoon, kundi sa pagtataglay ng putong ng buhay, ang pagkakaroon ng buhay na wala hanggan. Kadakilaan ng pangako ng Diyos, sinasabi nating dakila ang pangakong ito ng Panginoon sapagkat walang anumang dapat na alilangan sa ating mga puso sapagkat ang Diyos ay tapat sa kanyang pangako. At ang kanyang pangako ay tunay pong napakadakila. Hindi kayang ilarawan ang mga bagay na handang ipagkaloob ng Diyos sa araw na iyon, ng araw ng kanyang pagparito upang tanggapin ang kanyang mga pangako. Mga minamahal, mga kapatid, ang kadakilaan ng pangakong paraiso ay kakamtin ng mga magtatagumpay laban sa mga pagsubok at nagtagumpay din laban sa mga kaway ng pagkakasala o sa mga tukso ng Diablo. Mga kapatid, maliwanag po ang sinasabi ng banal na kasulatan na marapat po nating hangarin na mabuti ang pangakong ito ng ating Panginoon. Daraan tayo sa mga pagsubok at gayon din darating ang panahon, mga kapatid, na dadaan tayo sa mga pag-uusig. Ilalagay ng Diablo ang ilan sa atin sa bilangguan. Mga minamahal, mga kapatid, sabi ng banal na kasulatan, ang magtapat hanggang sa kamatayan ay bibigyan ng putong ng buhay. Kaya ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu. Unawain nating mabuti ang kalooban ng ating Panginoon bilang isang Kristiyano na hinirang at tinawag ng ating Panginoon. Meron pong requirement na kinakailangang magawa ng bawat isa atin na marapat po nating ipaglabang mabuti ang ating pananampalataya. Huwag nating hayaan
na may gupo ng mga pangyayari at mangyayari sa ating buhay ang ating panampalataya. Kundi, sabi ng banal na kasulatan, huwag mong katakutan ang mga bagay na malapit na nating tiisin. Huwag nating katakutan. Nangangahulugan po, mga minamahal na kapatid, na matapang po nating harapin ang mga bagay na ito. Dapat po ay, ngayon pa lamang po ay, alam na natin ang mga sitwasyon na pwede mangyari sa atin upang ating naihahanda natin ang ating kalooban. Di po ba, gaya rin ang sinabi ng ating Panginoon, na gaya ng ating napakinggan sa mga ilang mga pagtuturo, sinabi ng ating Panginoon, sa sanlibutang ito ay meron kayong kapigatian. Laksan ninyo ang inyong loob sapagkat dinaig ko ang sanlibutan. Sinabi ito ng ating Panginoon upang tayo magkaroon ng kapayapaan sa Kanya. Upang panatag tayong laging nasa Kanyang tabi. Panatag tayo na nasa kabanal-banalang iglesia anuman ang ating mararanasan. Mga kapatid, dinaig ng ating Panginoon ang mga bagay na ito. Nakapigati ang Kanyang naranasan. Gayun din ang inaasahan sa atin ng ating Panginoon. Nagbigay siya ng halimbawa, nagtiis siya hanggang sa kamatayan. Inilaban niya ang mga bagay na takda sa Kanya. Sa atin ay may takda ang Panginoon na ating tapusin hanggang doon sa huling sandali ng ating mga buhay. Kaya mga kapatid, inahanap ng ating Panginoon sa atin ang ating lubos na pagtatapat. Dito po masusubok ang katapatan ng natin sa ating Panginoon. Dito lalong makikita ang ating kalooban, ang ating pag-ibig kung tayo tapat sa Panginoon. Hindi lamang sa panahon na maginhawa ang ating buhay. Hindi lamang sa panahon na payapa ang sitwasyon sa ating buhay. Higit at lalo na makikita at maipapakilala natin sa Panginoon na tayo tapat sa panahon na dumarating ang mga matitinding pagsubok na ito. Mga kapatid, ang pangako ng Diyos ay naglalayo po sa atin sa kapahamakan. At ang pangakong ito ng ating Panginoon ay naghahatid din sa atin upang ating kamtin ang pangakong buhay na walang hanggan. Kaya mga minamahal na kapatid, ipinapakita po lamang sa atin napakadakila ng pangakong paraiso ng ating Panginoon. Huwag natin bibitawan, kundi lalo natin pakaasamin, lalo natin pakahangarin, gaya ng mga unang lingkod ng ating Panginoon. Tiniis nila ang lahat ng mga bagay. Sila'y nagbata, sila'y pinatay, sila'y nakaranas ng iba't ibang mga tiisin sa buhay. Ngunit inilaban nila ang kanilang pagiging anak ng Diyos. Bakit po? Bagamat hindi nila tinanggap o nakamit ang pangako ng Panginoon sapagkat hindi pa oras, ngunit natanaw nila mula sa malayo ang pangako ng ating Panginoon. Kaya minamahal mga kapatid, gay na lamang ang kanilang kasidhian na patuloy nilang ipaglaban ang kanilang pananampalataya, nagtapat sa Panginoon at gumawa ng may buong kasakdalan upang nararapat na tanggapin ang pangakong buhay na walang hanggan. Ang ikatlong wika po naman ay ating mababasa sa aklat ng Juan,
29, 26 hanggang 27 na nagsasabi po, babae, narito ang iyong anak. Anak, narito ang iyong ina. Kinikilala po ng pangasiwaan ng Iglesia ang kadakilaan ng ating ina. Isang bagay na dapat po na makita ng bawat isa atin na napakahalaga sa buhay natin ang isang ina. Gaano po kahalaga ang role na ginagampanan ng mga ina? Ganito po ang ating matutunghayan sa Aklat ng Juan, Kapitulo 3, Versikulo 3 hanggang 4, at kasama po ang 6, ganito po ang ating mababasa. Sumagot si Jesus at sa kanya'y sinabi, katotohanan ang sinasabi ko sa iyo, maliban na ang tao'y ipanganak na muli, ay hindi siya makakakita ng kaharian ng Diyos. Sinabi sa kanya ni Nicodemo, paanong maipanganganak ang tao kung siya'y matanda na? Makapapasok baga siya bilang ikalawa sa tiyan ng kanyang ina at ipanganak? Ang ipinanganak ng laman ay laman nga, at ang ipinanganak ng espiritu ay espiritu nga. Mga kapatid, narito po ang pagtuturo ng ating Panginoon, na dito ay ipinakilala niya na meron tayong ina sa laman at gayon din ng ina sa espiritu. Ang ating ina sa laman ang siyang nagsilang sa atin upang tayo po ay maipanganak sa laman. Samantala ang ating ina naman sa espiritu, sa makatwid ang inang iglesia, ang nagsilang sa atin upang tayo ay maipanganak sa espiritu. Mga kapatid, kung dakila ang ating ina sa laman, ay lalong napakadakila ng ating ina sa espiritu, ang ating inang iglesia. Sapagkat ang isang ina, gaya ng isang ina sa laman, ay naging kasangkapan upang tayo isilang. Nilikha tayo ng ating Panginoon, at upang tayo malikha ay sa pamamagitan kailang tayo maipanganak at nagsilang sa atin sa laman ay ang ating ina sa laman, at tayo po ay nagkapalad na bukod na tayo maisilang sa laman, tayo po ay naging mga anak sa espiritu, mga kapatid. Ang role na ginagampanan ng isang ina ay tunay po na hindi matatawaran. Na dapat po sa atin ng mga anak ay huwag dating kaligtaan ang napakadakilang bagay na ginawa ng ating ina. Tulad ng ating ina sa laman, mga kapatid, mula sa kanyang sinapupunan, naging maingat siya upang tayo po ay maisilang ng malusog. Sa loob ng 9 na buwan, nagtiis ang ating ina sa laman, nadala-dala tayo sa kanyang sinapupunan, nahihirapan siya, hanggang sa oras na tayo ipanganak, ang isang ina, mga kapatid, ang kanyang isang paa ay nakabingit sa kamatayan. Isang malaking panganib, ngunit hinarap yon ng isang ina. Dahil sa pagmamahal niya sa atin na kanyang anak, nais niyang maisilang tayo sa mundong ito na isang malusog na sanggol. Gayun din at higit at lalo, napakadakila ng ating ina sa espiritu, sapagkat siya ang naging daan upang ako at kayo maisilang na anak sa espiritu upang maging mga anak ng Diyos.
Dahil po dito, gaano po kadakila ang ating ina sa laman, lalo na po ang ating inang espiritual, ang inang iglesia. Sa Kawikaan, Kapitulo 6, versikulo 20 hanggang 23, ganito po ang ating matutunghayan. Anak ko, ingatan mo ang utos ng iyong ama at huwag mong kalimutan ang kautusan ng iyong ina. Ikintal mong lagi sa iyong puso, itali mo sa iyong leeg. Pagka ikaw ay lumalakad, papatnubay sa iyo. Pagka ikaw ay natutulog, babantay sa iyo. At pagka ikaw ay gumigising, makipag-usap sa iyo. Sapagkat ang utos ay tanglaw, at ang kautusan ay liwanag, at ang mga saway na turo ay daan ng buhay. Mga kapatid, eto po ang kadakilaan ng ating ina sa laman, lalo na po ang kadakilaan ng ating inang iglesia. Sila at ang kanilang mga kautusan at ang kanilang mga payo at ang kanilang mga pagtuturo ay naging patnubay po natin. Nagdudulot po ito sa atin na mapabuti ang ating kalagayan at magkaroon ng mabuting kapalaran, mga kapatid. Gayun din, sa pang-araw-araw nating pamumuhay, sila po ay pinakasangkapan ng ating Panginoong Diyos upang tayo po ay patnubayan, bantayan, at tanglawan ang ating mga kaisipan. At ang kanilang mga payo at gabay ay siyang nagtutuwid sa atin sa paraan ng pagpapasya ng ating buhay. Mga kapatid, ang ating ina, siya po ang nagsisilbing ilaw natin sa pamamagitan ng kanyang mga turo, ng kanyang mga payo, ng kanyang mga paggabay. Sapagkat ang isang ina, lalo na po ang isang ina, ayaw niya na ang kanyang anak ay mapahamak. Ayaw niya na ang kanyang anak ay malagay sa malaking problema ng buhay. Kaya ang isang ina, patuloy na nagtuturo, patuloy na gumagabay sa kanyang mga anak. Nais niya na maibahagi ang kanyang eksperyensya sa kanyang mga pagtuturo, pangangaral, para mapabuti. Kung minsan may mga anak na iirita sa kanyang magulang kasi malaki na siya, pinapayuhan pa siya, nagtuturo ang kanyang ina. Minsan may mga, sa mundong pong ito, mga kapatid, maraming mga kabataan ngayon, kapag ka lumaki na, nakatatayo na sa kanilang sariling paa, baliwala na ang kanilang mga magulang. Hindi na pinakikinggan ang mga payo, ang tagubilin. Mga kapatid, ang tiisin o ang mga bagay na tiniis ng ating mga magulang ay tunay po na napakalaki. Mula sa ating murang kaisipan, tinuruan na po tayo niya, ginabayan niya tayo, inalalayan niya tayo sa pagkatnais ng ating magulang, mapanuto tayo ng ating kalagayan. Higit at lalo ang ating inang iglesia. Walang sawa, walang patid na nagtuturo sa pamamagitan ng kasangkapang pangasiwaan, nagtuturo sa atin ng mga aral para maging matuwid tayo sa harapan ng ating Panginoon upang maging tama ang anumang desisyon na ating gagawin sa ating buhay. Sapagkat sa oras na mali ang ating mga pagpapasya, may mga consequences na ating mararanasan. May mga kabiguan tayong mararanasan. Ngunit, nais ng ating Panginoon, magabayan ang bawat isa po sa atin. Kaya mga minamahal na kapatid, sa diwang banal na ikatlong wika ng ating Panginoong Kristo Jesus, ano po ang napakahalagang bilin sa ating lahat
tungkol sa ating ina sa laman, lalo na po sa ating inang espiritual, ang ating inang iglesia. Sa aklat ng Kawikaan 23-22, sa Revised Tagalog Popular Version, kasama din po ating babasahin sa Efeso 6:1-3, ganito po ang ating matutunghayan. Pakinggan mo ang iyong ama na pinagkakautangan mo ng buhay, at huwag hahamakin ang iyong ina kapag siya'y matanda na. Mga anak, magsitalima kayo sa inyong mga magulang sa Panginoon, sapagkat ito'y matuwid. Igalang mo ang iyong ama at ina na siyang unang utos na may pangako, upang yumaong kang mabuti at ikaw'y mabuhay na malaon sa lupa. Mga kapatid, ang diwang banal na nais idiin sa bawat isa sa atin ay huwag nating hahamakin ang ating mga ina, sapagkat siya'y matanda na, sa halip ay ating padamahin ng ating mga pagmamahal. Sundin at igalang natin sila upang tayo'y mabuhay ng mabuti at malaon sa lupa. Mga kapatid, spiritual o physical man, kapwa naghahatid po sa atin na kung ating igagalang, mamahalin ang ating ina, susundin ang kanyang mga payo, ito po ang magiging susi upang tayo po ay humaba ang buhay sa mundong ito. At kung ang ating inang iglesia ay ating susundin, hindi lamang tayo mabubuhay sa mundong ito, maging doon sa ipinapangakong buhay na walang hanggan, makakasama natin ang ating Amang Diyos, ang ating inang iglesia. Mga minamahal na kapatid, ating mahalin ang ating ina, sapagkat hindi na tayo makakahanap po. Gaya halimbawa sa laman, mga kapatid, hindi tayo makakahanap ng iba pang ina sa laman. Isa lang ang ating ina sa laman. Yun ang nagsilang sa atin. Napaka sa kalooban, mga kapatid, napakahalaga ang magkaroon ng isang ina. Napakahalaga sa buhay natin ang isang ina. Kahit na po ang isang tao may asawa na, matanda na, may pamilya na, kapag siya ay nagkasakit, hahanapin niya at hahanapin niya ang kalinga ng kanyang ina. Iba po kasi ang pagmamahal ng isang ina. Ang isang ina, doon nakakaramdam ng kapayapaan at kapanatagan ng kalooban ang isang anak. Gayun din sa ating inang iglesia, ang ating inang espiritual. Mga kapatid, sa mundong ito na ating nararanasan, merong isang ina na laging sumusubaybay sa atin, nangangalaga, umaaliw kung tayo'y nalulungkot. Kung tayo po'y nadadaan sa mga bagay na madidilim na sitwasyon, sapagkat ang mundong ito'y madilim upang huwag tayo madapa, tinatanglawan tayo, binibigyan tayo ng liwanag ng ating ina sa pamamagitan ng kanyang mga aral, sapagkat nais ng ating ina na tayo po ay magmana ng buhay na wala hanggan. Kaya mga kapatid, nariyan ang kadakilaan ng ating ina. Ang ating ina sa laman, at gayon at lalo at higit sa lahat, pakamahalin natin ang ating ina sa espiritual, ang ating inang iglesia. Sa ikaapat na wika, atin po namang mababasa sa aklat ng Mateo 27:46, na ang sumaryo po, ang pinakabuod, ay nagsasabing, Eli, Eli, lama sabachthani, sa makatid bagay, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Mga kapatid, ang bahaging ito, itong winikang ito ng ating Panginoon,
may mga tao po na mi-misinterpret ang bagay nito na sinalita ng ating Panginoon. Ang iba'y nag-aakala ng Panginoon ay nagre-reklamo sa mga bagay na kanyang nararanasang hirap at sakit nang siya ay nakapako doon sa krus. At parabagang sinasabi na siya ay nasa kalagayang sinisisi niya ang Diyos sa pangyayari na kanyang kinahantungan. Mga kapatid, hindi po ito ang hatid o hindi ito ang kalooban ng ating Panginoon, kundi nais niyang ipakita sa atin sa ilalim ng pagtuturong ito ang kadakilaan ng kapasyahan ng Diyos. Sa mga bagay po na nangyayari at mangyayari pa sa atin sa buhay nito, bilang isang Kristiyano o bilang anak ng Diyos, ay marapat po na ating tanggapin ng maluwag sa ating kalooban, tanggapin ng buong puso ang anumang maging kapasyahan ng ating kataas-taasang Diyos. Gaya ng ipinakita ng ating Panginoon, siya po ay naging masunurin hanggang sa kamatayan. Nang siya'y nanalangin, kung maaari lumagpas ang sarong ito, pero hindi niya ninais, kundi ninais niya mangyari at gawin ang kalooban at wag sa kanyang sarili. Mga kapatid, dito'y nagpapakita ang ating Panginoon kung paano marapat tanggapin natin ang mga bagay na kapasyahan ng ating Panginoon. Kaya sa atin bilang mga Kristiyano, ano po ang nararapat natin maging kaalaman sa mga itinakda at mga kapasyahan ng Diyos? Sa Mateo 24:9, ganito po ang wika ng banal na kasulatan. Kung magkagayoy ibibigay kayo sa kapigatian at kayo'y papatayin, at kayo'y kapupuotan ng lahat ng mga bansa dahil sa aking pangalan. Mga kapatid, bago pa umakyat ang ating Panginoon sa langit, nagtanong po ang kanyang mga lagad kung ano ang mga palatandaan ng kanyang ikalawang pagparito. Isinaysay ng Panginoon ang mga pangyayari, magkakaroon ng mga kahirapan ng buhay, nariyan ang mga kagutuman, ang mga digmaan, ang mga paglindol at iba't ibang mga bagay pang sinabi ang ating Panginoon. At kasama sa sinabi ng ating Panginoon, ang bagay pong ito na sinabi ng ating Panginoon ng isang bagay na mangyayari sa atin sa buhay natin bilang mga Kristiyano, na tayo po ay makakaranas ng mga bagay na ito. Ang ilan sa atin ay papatayin, pag-uusigin. Ang iba naman ay maaaring sabihin na tayo makakaranas ng kamatayan sa laman. Dadaan tayo sa mga matitinding kapigatian. Papasok tayo sa kapigatian na darating sa mundong ito. Ngunit, mga minamahal na kapatid, mapupuot ang marami ng mga tao sa atin. Ngunit ang mga bagay nito ay marapat po na naging maluwag sa ating puso ang pagtanggap. Bakit po? Sapagkat ito po ay sinabi na at ipinasya ng Panginoon na tayo po na sa huling araw ay ibibigay sa kapigatian, papatayin at kapuputan ng lahat ng mga bansa dahil sa kanyang pangalan. Tanggapin natin na kasama ng ating pagiging anak ng Diyos ang kapigatian ay mga bagay na katakdaan sa atin ng ating kataas-taasang Diyos. Kaya mga kapatid,
ano ang nararapat nating makita at maunawaan sa mga itinasya ng Diyos na maganap sa ating buhay bilang Kanyang mga lingkod. Sa aklat ng Hob, ganito po ang wika, 23 Gs. Ngunit nalalaman niya ang daang aking nilalakaran. Pagka Kanyang nasubok ako, ay lalabas akong parang ginto. Narito po ang nararapat na makita at maunawaan natin sa mga bagay na ipinasya ng Diyos na magaganap sa ating buhay bilang Kanyang mga lingkod. Gaya ng lalaking si Hob. Na alam natin kung ano ang naging kasaysayan ng buhay ng lalaking si Hob. Alam natin kung ano ang mga kanyang mga pinagdaanan. Ngunit ang lahat ng ito, mga minamahal na kapatid, ay hindi niya ikinasama ng loob kung siya man ay dumaan sa ganung sitwasyon. Manapay, ikinagalak ng kanyang kalooban sapagkat nalalaman niya na sa kanyang mga pagdadaraan ng mga pagsubok, ito ang gagawa ng paraan upang siya, gaya ng ginto, ay lumutang ang tunay na kanyang pagkaginto. Itong mga pagsubok, mga tiisin at mga pangyayaring ito na magaganap sa buhay natin bilang Kristiyano, mga kapatid, ito ang magpapalutang sa atin. Gagawa ng paraan upang tayo po'y maging dalisay, gaya ng ginto sa harapan ng ating Panginoon. Mga kapatid, ang ating mga nararanasang ito, marapat po nating ipagpasalamat sapagkat dito dadalisayin tayo. Kung ito man ay dumaraan sa atin, ipinaintulot ng Panginoon na mangyari sa atin, hindi nais ng Diyos para ikasama natin. Hindi dahil sa nais ng Diyos, pahirapan tayo. Ang banal na layunin ng ating Panginoon, maging sakdal na anak tayo upang tayo malayang makapasok sa kahariang milenyal. Kinakailangan maging sakdal, maging banal ang bawat isa sa atin. At ang mga bagay na ito ang magpapatotoo at gagawa upang tayo'y maging sakdal sa harapan ng ating Panginoon. Kaya mga kapatid, ang mga pagsubok, ang mga tiisin, ang mga hirap at sakit na ating mararanasan, pagtiisan po natin. Sabi nga, ang magtiis hanggang sa wakas ay maliligtas. Mga kapatid, sa bagay pong ito, dahil dito, papaano natin nararapat na tanggapin ang mga kapasyahan ng Diyos, ang mga pinapangyari niya sa ating buhay. Ganito po ang wika sa Roma, Kapitulo 11, 33-36. Ito po ang ating mababasa sa Revised Tagalog Popular Version. Lubhang napakasagana ng kayamanan ng Diyos. Di matarok ang kanyang karunungan at kaalaman. Sino makapagpapaliwanag ng kanyang mga kapasyahan? Sino makakaunawa ng kanyang mga pamamaraan? Gaya na nasusulat, sino ang nakakaalam sa pag-iisip ng Panginoon? Sino ang maaaring maging tagapayo niya? Sino ang nakapagbigay ng anuman sa kanya na dapat niyang bayaran? Sapagkat ang lahat ng bagay ay mula sa kanya, sa pamamagitan niya at pag-aari niya. Sa kanya ang karangalan, magpakailanman. Amen. Mga kapatid, narito po. Bagamat mahirap ipaliwanag ang mga kapasyahan ng Diyos, hindi natin kayang arukin ang kalooban ng ating Panginoon. Hindi natin kayang ipaliwanag ang mga kapasyahan ng Diyos tungkol sa mga bagay na ipinahintulot niya na maranasan natin. Ngunit isang bagay po ang dapat na maging nasa kalooban natin, magtiwala tayong lubos
na ito po ay para sa ating kabubuti, para sa ating kapakanan. Kaya sa halip na questionin natin ang mga pasya o ipinasya ng Diyos, tanggapin natin at lubos na igalang. May mga bagay po na mga pangyayari sa buhay natin. Sa umpisa, hindi natin maipaliwanag. Hindi natin maunawaan. Ngunit, sa bandang huli, mapag-uunawa natin kay runong ng Diyos, kay buti ng Diyos, napakadakila niya sa lahat ng bagay sapagkat ang kanyang ginawa ay sa ikabubuti ng bawat isa sa atin na magkakapatid. Gaya po na nangyari at alam natin ng mga kasaysayan sa banal na kasulatan, ang mga halimbawa na nangyari sa mga buhay ng mga lingkod ng Diyos. Gaya ng lalaking si Jose. Nung una ay hindi niya nalaman kung bakit siya dumaan sa ganung mga pagsubok ng mga pagtakwil ng kanyang mga kapatid. Ibinenta siya, naging alila siya, nabilanggo siya ng mahabang panahon. Ngunit dumating ang pagkakataon, naging kanang kamay ni Paraon. Ang layunin, doon niya nakita upang iligtas ang bayan. Mga kapatid, sa ganyan din na kalagayan, may mga pinapangyari ang Panginoon, huwag nating questionin, sumunod lamang tayo sa Kanya, igalang natin at gawin ang Kanyang kalooban, makikita po natin napakadakila ng ating kataas-taasang Diyos, napakabuti ng Kanyang kalooban. Nawa po ang araling ito na ating napakinggan, ang ikalawa, ikatlo at ikaapat na wika ng ating Panginoong Kristo Jesus, ipagpala po sa bawat isa sa atin na magkakapatid. Amen! Tunay na natanghal ang kadakilaan ng pitong wika ng Panginoon sa pamamagitan ng pagtuturo ng ikalawang bahagi ng pagtuturong ito. Ngayon naman ay atin lang tatanggapin ang kakumplituhan ng mabiyayang aralin sa pagkasangkapan sa matandang kapatid na ni Raya, kapatid na Israel at Rahe. Ngunit, bago ito, atin munang tanggapin ang likhawit ng mana choir ng Pastulan Gesim, ang likhawit na ipahayag ang iyong kadakilaan. See you.
Mga minamahal na mga banal at sakdal na kapatid, sa banal na pangalan ng kataas-taasang Diyos na Ama at Hari natin, sa pamamagitan ng ating inang iglesia na kabanal-banalan, kayo pong lahat ay aking binabati ng kapayapaan. Pinakalastasang Diyos! Sa pagpapatuloy ng ating banal na gawaing pag-alaala sa mga hirap at sakit ng Panginoon, sa pamamagitan ng pag-aaral ng Kanyang pitong wika, gaya ng ating nalalaman, tayo po ay dumarako na sa pag-aaral ng ikalimang wika, ika-anim at ikapitong wika. At ang ikalimang wika ng ating Panginoong Kristo Jesus nang siya'y mapako sa krus ay nasulat sa Aklat ng Juan, Kapitulo 19, Versikulo 28, na nagsasabing, "Nauuhaw ako." Sa diwa ng ikalimang wika na nauuhaw ako, ang kadakilaan ng pagpapahayag ng pagkauhaw ng kaluluwa. Sa diwa ng ikalimang wika ng ating Panginoong Kristo Jesus na nauuhaw ako, kanino po natin nararapat ipahayag at iukol ang pagkauhaw ng ating kaluluwa? Ang sagot ng Biblia ay atin pong mababasa sa Aklat ng Mga Awit, Kapitulo 63, Versikulo 1, ganito po ang sinasabi. O Diyos, Ikaw ay Diyos ko. Hahanapin kitang maaga. Kinauuhawan ka ng aking kaluluwa. Pinananabikan ka ng aking laman sa isang tuyo at uhaw na lupa na walang tubig. Mga minamahal na kapatid, sa talatang ito ay maunawa natin ang pahayag ng Haring si David. Opo, tulad ni Haring David, ipinahayag niya sa pamamagitan ng panalangin isinaawit ang pagkauhaw ng kanyang kaluluwa sa Diyos. Hinanap at pinanabikan niyang palagi ang Diyos. Itinulad niya ang kanyang sarili sa tuyo at uhaw na lupa, at ang Diyos ay gaya ng tubig na tangi niyang kailangan upang mabuhay. Kaya kung kanino natin nararapat ipahayag ang pagkauhaw ng ating kaluluwa, ipahayag natin ang pagkauhaw ng ating kaluluwa sa Diyos. Palagi natin siyang hanapin at panabikan gaya siya ng tubig na papawi ng ating pagkauhaw. Mga minamahal na kapatid, huwag po tayong tumulad sa mga taong walang pagkakilala at walang pananampalataya. Hindi ang Diyos ang kanilang kinauuhawan. Iba ang kanilang hinahanap at kinasasabikan. Sila ay mahilig sa mga kalayawan ng mundo at pagnalalagay lamang sa panganib at sa mga kagipitan sa buhay, saka naaalala at hinahanap ang Diyos. Sa panahon man ng kasaganaan, sa panahon man ng kagipitan, mga minamahal na kapatid, sa lahat ng sitwasyon ng ating buhay, lagi nating hanapin at kauhawan ang ating Amang Diyos. Ano po ang kadakilaan na ating mararanasan sa pagpapahayag ng ating pagkauhaw, ng pagkauhaw ng ating kaluluwa sa ating dakilang Diyos? Ang sagot po ay mababasa natin sa Ikalawang Kronika, Kapitulo 15, Versikulo 1 hanggang 2, kasama po ang 4. Ganito po ang maliwanag na sinasabi. At ang Espiritu ng Diyos ay sumakay Azarias na anak ni Obed. At siya'y lumabas na sinalubong si Asa at sinabi niya sa kanya, "Dinggin ninyo ako, Asa, at buong Huda at Benjamin,
ang Panginoon ay sumasa inyo samantalang kayo sumasa Kanya. At kung inyong hahanapin Siya, Siya ay masusumpungan ninyo. Ngunit kung pabayaan ninyo Siya, Kanyang pababayaan kayo. Ngunit nang sa kanilang kapanglawan ay nagsipagbalik sila sa Panginoon, sa Diyos ng Israel, at hinanap nila Siya, Siya'y nasumpungan nila. Mga minamahal na kapatid, katulad po ng buong Huda at ng Benjamin, ng bayang Israel ng una, sa panahon ng kanilang kapanglawan, ay nagsibalik sila sa Panginoong Diyos at hinanap nila ang Diyos at ang Diyos ay kanilang nasumpungan. Kaya't ang kadakilaan ng pagpapahayag ng pagkauhaw ng ating kaluluwa sa Diyos, kung hanapin natin Siya, ay masusumpungan natin Siya. Ngunit kung pabayaan natin Siya, pababayaan din Niya tayo. Papaano po inilalarawan ng Biblia ang kapalaran ng mga taong kinauhawa ng Panginoon at kanila itong nasumpungan? Ang sagot ng Biblia ay mababasa natin sa Aklat ng Mga Awit, Kapitulo 1, Versikulo 1 hanggang 3. Mapalad ang tao na hindi lumalakad sa payo ng masama, ni tumatayuman sa daan ng mga makasalanan, ni naupuman sa upuan ng mga manlilibak, kundi ang kanilang kasayahan ay nasa kautusan ng Panginoon, at sa kautusan niya nagbubulay siya araw at gabi, at siya'y magiging parang punong kahoy na itinanim sa siping ng mga agos ng tubig na nagbubunga sa kanyang kapanahunan, at ang kanyang dahon na may hindi malalanta, at anumang kanyang gawin ay giginhawa. Tunay po, mga minamahal na kapatid, na napakapalad ang magiging kalagayan ng mga tao o ng mga lingkod ng Diyos na dahil sa pagkauhaw sa Panginoon ay kanilang hinanap ang Diyos at kanilang nasumpungan ang Diyos. Sa paglalarawan ng Biblia, ang magiging katulad ay magiging parang punong kahoy na itinanim sa siping ng mga agos ng tubig na nagbubunga sa kanyang kapanahunan. Ang dahon ay hindi malalanta at anumang ating gawin ay giginhawa. Pinakamapalad na tao, ang taong kinauuhawan niya ang Panginoon, kinasasabikan at hinahanap at nasumpungan niya ang Panginoong Diyos sa kanyang buhay. Bilang mga Kristiyano, tunay nga na tayo ang pinakamapalad na tao. Gaya tayo ng mga tupang pinakamapalad dahil ang ating pastor ay ang Panginoon. Hindi na tayo mangangailangan pa sapagkat kumpleto na, mayroon na tayo ng lahat nating mga kailangan. Mga minamahal na kapatid, ito po ngayon ang ating mapalad na kalagayan sa diwa na ikalimang wika sa pagsasabi ng Panginoon na nauuhaw ako. Sa ating pong mga pagpapatuloy, ang ika-anim na wika ay nasulat sa mga banal na kasulatan sa Aklat ng Juan, Kapitulo 19, Versikulo 30, na nagsasabing, naganap na, na may subtitle na ang kadakilaan ng gumagawa na may kaganapan. Sa diwa ng ika-anim na wika ng ating Panginoong Kristo Jesus na naganap na, ano po ang inaasahan at hinihingi ng ating Panginoon na maging paraan ng ating mga paggawa o maging paraan ng ating paumuhay? Ang sagot po ay mababasa natin sa Mikas. Ang kapitulo po ay 6 at ang versikulo po ay 8. Kanyang ipinakilala sa iyo, o tao, kung ano ang mabuti at ano ang hinihingi ng Panginoon sa iyo, kundi gumawa na may kaganapan at ibigin ang kaawaan
at lumakad na may kababaan na kasama ng iyong Diyos. Mga minamahal na kapatid, ipinakilala po sa atin ang mabuti at ang hinihingi ng Panginoon sa atin. Gaya ng nasusulat, gumawa na may kaganapan, ibigin ang kawaan at lumakad na may kababaan na kasama ng ating Diyos. Gumawa na may kaganapan. Sa ibang salita, mamuhay tayo na may kaganapan. Mga minamahal na mga kapatid, alam naman po natin na kalakip ng ating katungkulan ay may kani-kanya tayong laang gawain. Hindi po tayo marapat masiyahan sa uri ng paggawa na nakapagpasimula lamang o makontento sa uri ng paggawa na basta't may nagagawa naman o sa ibang salita, kahit papaano ay may paggawa. Ang kailangan po natin, mga minamahal na kapatid, na maging uri ng ating paggawa ay paggawang may naipagtatapos ayon sa kahingian ng ating mga katungkulan. Ganap na paggawa. At ang ibig sabihin nga po ng salitang ganap, gawain ay natutugunan at pinakapupuspos. Huwag po nating kalimutan, sa dakilang Diyos natin inihahandog ang kaganapan ng ating mga paggawa at mga paglilingkod. Sa ibang salita, ang ating Diyos ay excellent God. Nararapat po na ating ihandog sa Kanya ang excellent service. Ito po ang mabuti at ito po ang hinihingi ng Diyos na uri ng paggawa. Uulitin ko po, gumawa na may kaganapan, ibigin ang kawaan, lumakad at mamuhay na may kababaan na kasama ng ating dakilang Diyos. Ano po ang kadakilaang taglay ng uri ng paggawa na may kaganapan? Ang sagot po ng Biblia ay mababasa natin sa Kawikaan. Ang kapitulo po ay 21 at ang bersikulo po ay 2-3. Bawat lakad ng tao ay matwid sa kanyang sariling mga mata. Ngunit, tinitimbang ng Panginoon ang mga puso. Gumawa ng kaganapan at kahatulan ay lalong kalugod-lugod sa Panginoon kaysa hain. Maliwanag po ito, mga minamahal na kapatid. Kung ibabatay sa ating sariling pamantayan o sarili nating standard ang ating mga paggawa, ang bawat lakad, ang bawat paggawa ay matwid sa sarili nating pananaw o pamantayan. Ngunit ayon sa talata, ngunit tinitimbang ng Panginoon ang ating mga puso. Parang sinasabi po natin na okay na yan, ayos na yan. Samantalang ang dapat po ay pasado sa pamantayan ng Diyos. Hindi lang okay, dapat po ay okay na okay. Hindi lang ayos na yan, ang dapat po ay ayos na ayos. Dahil nga po sa dakilang Diyos natin inihahandog ang ating mga paglilingkod. Kaya't ang kadakilaan ng gumagawa na may kaganapan, ayon po sa talatang ating binasa, ang gumagawa na may kaganapan ay lalong kalugod-lugod sa Panginoon kaysa hain. Opo, sa ganitong uri ng paggawa ay makatitiyak tayo na lalo nating napalulugod ang kalooban ng ating dakilang Diyos na ating pinaglilingkuran. Sabi nga po sa talata, lalong kalugod-lugod sa Panginoon kaysa hain. Sa isang paghahambing ay sa nasusulat, ang paggawa ng mabuti at ang pag-aabuloy ay huwag nating kalilimutan, sapagkat sa gayong hain, ang Diyos ay totoong nalulugod. Subalit, lalong kalugod-lugod sa Panginoon. Kung ang ating mga paggawa
ay paggawa na may kaganapan. Opo, namumuhay tayo na may kaganapan. Namumuhay tayo na may kasakdalan. Ano po ang tiyak nating maasahan? Kung ating naganap na o naipagtapos na ang ating mga laang ministeryo, ang ating mga laang gawain na tinanggap natin sa ating Panginoon. Ang sagot po'y mababasa natin sa sulat ni Apostol Pablo sa kanyang kamanggagawang si Timoteo. Sa ikalawang Timoteo, kapitulo 4, versikulo 5 hanggang 8. Ganito po ang nasusulat. Ngunit ikaw ay magpigil sa lahat ng mga bagay. Magtiis ka ng mga kahirapan. Gawin mo ang gawa ng ebanghelista. Ganapin mo ang iyong ministeryo sapagkat ako'y inialay na at ang panahon ng aking pagpanaw ay dumating na. Nakipagbaka ako ng mabuting pakikipagbaka. Natapos ko na ang aking takbo. Iningatan ko ang pananampalataya. Buhat ngayon ay natataan sa akin ang putong ng katwiran na ibibigay sa akin ng Panginoon na tapat na hukom sa araw na yaon. At hindi lamang sa akin, kundi sa lahat din naman ng mga naghahangad ng kanyang pagpapakita. Ano po ang ating tiyak na maaasahan? Kung dumating man ang panahon ng ating pagpanaw at natapos na natin o naganap na natin ang ating mga laang gawain, ang ating mga laang ministeryo. Tulad ni Apostol Pablo, ayon sa kanyang sabi, natataan sa akin ang putong ng katwiran. Opo, natataan sa atin ang putong ng katwiran. Hindi po mawawalan ng kabuluhan ang panahon, ang lakas, ang mga sakripisyo na iniukol po natin sa ating mga pagtupad ng ating mga katungkulan at ng ating mga banal na gawain. At makatitiyak po tayo, nagagantimpalaan tayo ng Panginoon sa ating mga paggawa. Kaya nga po ang payo ni Apostol Pablo, ayon sa talata, lalo na sa mga manggagawa sa iglesia, ikaw ay magpigil sa lahat ng mga bagay. Magtiis ka ng mga kahirapan. Gawin mo ang gawain ng ebanghelista. Sa ibang salita, ganapin mo ang iyong ministeryo. Ang iyong banal na katungkulan ay huwag mong pababayaan. Opo, huwag po tayong papayag na hindi natin magaganap ang mga banal na gawain, ang mga banal na tungkulin. Tapusin natin ang takbuhing inilagay ng Diyos sa ating harapan. At kung maganap po natin, mga minamahal na kapatid, makakaasa po tayo na sa takdang panahon, kabilang po tayo sa mga tatanggap ng pagkilala at ng gantimpalang mula sa Diyos. Ito nga po ang korona ng buhay na walang hanggan. Ang ikapitong wika, Ama, sa mga kamay mo, ipinagtatagubilin ko ang aking espiritu. At ito po yung nakasulat sa Lucas, Kapitulo 23, versikulo 46. Ang kadakilaan ng pagtatagubilin sa Ama ng ating espiritu. Sa diwa ng ikapitong wika ng ating Panginoong Kristo Jesus na Ama, sa mga kamay mo, ipinagtatagubilin ko ang aking espiritu. Ano po ang mahalagang bilin sa ating lahat ukol sa mga dakilang sangkap ng ating pagkatao? Sahin po natin ang sagot ng Biblia sa pamamagitan ng sulat ng Apostol Pablo sa mga taga-Tesalonika. Unang Tesalonika, Kapitulo 5, versikulo 23. At pakabanalin kayong lubos ng Diyos din ang kapayapaan. At ang inyong espiritu at kaluluwa at katawan
ay ingatang buo na walang kapintasan sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. Mga minamahal na kapatid, maliwanag po mula sa talatang ito ang mahalagang bilin. Ano po ang sabi? Ang ating espiritu, ang ating kaluluwa, ang ating katawan ay ingatang buo na walang kapintasan hanggang sa pagparito ng ating Panginoong Kristo Jesus. Ingatan po natin ang ating buong pagkatao. Huwag po tayong magsasalita, mag-iisip, at gagawa ng mga bagay na magiging dahilan upang mapahamak ang ating katawan, ang ating kaluluwa, at ang ating espiritu. Ang mga kalayawan sa mundo at ang iba't ibang uri ng kasalanan, ito po ang sumisira sa kagandahan ng ating pagkatao. Kaya't marapat na ito'y ating iwasan at ganap na talikuran upang maingatan nating buo ang kagandahan ng ating buong pagkatao at maiharap natin sa dakilang Diyos na sakdal, walang dungis, walang kapintasan, karapat-dapat at kalugod-lugod sa Kanya. Kaya naman, mga minamahal na kapatid, nararapat po na tayo ay magpatuloy sa pamumuhay sa mga kabanalan na isang mabisang paraan upang maingatan ang ating buong pagkatao. Tungo sa pag-iingat, limitado lang po ang ating magagawa. Upang maingatan ang ating buong pagkatao, tanging ang ating dakilang Diyos ang siyang makapag-iingat sa atin ng lubos. Kaya naman, nararapat na tayo po ay palaging nananalangin, palaging nagtatagubilin sa Diyos sa lahat ng ating mga gawain, sa lahat ng ating mga lakad, sa lahat ng ating mga balakin sa buhay. At kung magawa po natin ito, ano po ang kadakilaang taglay ng pagtatagubili ng ating espiritu sa ating Amang Diyos? Ang sagot po'y mababasa natin sa aklat ng mga gawa ng mga apostol. Ang kapitulo po ay 7 at ang versikulo po ay 59 hanggang 60. Ganito po ang sinasabi. At kanilang pinagbatuhanan si Esteban na tumatawag sa Panginoon at nagsasabi, Panginoong Jesus, tanggapin mo ang aking espiritu. At sinanikluhod at sumigaw ng malakas na tinig, Panginoon, huwag mong iparatang sa kanila ang kasalanang ito. At pagkasabi niya nito, ay nakatulog siya. Mga minamahal na kapatid, ang kadakilaan ng pagtatagubilin sa ating Amang Diyos ng ating espiritu tulad ni Esteban, kung dumating na ang huling sandali ng ating buhay, ay makatatawag tayo sa Panginoon at tatanggapin niya ang ating espiritu. Mga minamahal na kapatid, ayon sa ating pananampalataya na nakabatay sa mga katotohanan ng itinuturo ng Biblia, darating tayo sa panahon ng ating pagpanaw, ang kamatayang takda ng Diyos. Magaganap sa kanyang kapanahunan, sa iba't ibang kaparaanan. Kaya naman, nararapat po nating ito ay paghandaan. At kung may pinakamainam o pinakamabuti na ating magagawa sa huling sandali ng ating buhay ay ang magawa nating ipagtagubilin sa ating Amang Diyos ang ating espiritu. Katulad ng ginawa ni Esteban at katulad din naman ng ginawa ng ating Panginoong Kristo Jesus bilang halimbawa ng siya magkatawang tao sa huling sandali ng kanyang buhay.
at sinabi niya sa kanyang huling wika nang siya po ay mapako sa krus. Ang pitong wika ng ating Panginoong Kristo Jesus ay nagtatanghal ng mga kadakilaan. Dahil dito, ano pong diwang banal na nais ng Diyos na lalo nating pagsikapang magawa na maging paraan ng ating mga pamumuhay. Mababasa natin ang sagot sa Pilipos, Kapitulo 1, Versikulo 20 hanggang 23. Ayon sa aking maningas na paghihintay at pag-asa na sa anumay hindi ako mapapahiya, kundi sa buong katapangan, na gaya ng dati, gayon din naman ngayon, ay dadakilain si Kristo sa aking katawan, maging sa pamamagitan ng kabuhayan o sa pamamagitan ng kamatayan, sapagkat sa ganang akin, ang mabuhay ay si Kristo, at ang mamatay ay pakinabang. Ngunit kung ang mabuhay sa laman, ang siya kong palad, ito'y magiging mabuhang pagpapagal, ay aywan ko nga kung ano ang aking pipiliin. Mga minamahal na kapatid, ang lalo at nararapat nating pagsikapan ay manindigan tayo na magawa natin ang paninindigan at paraan ng pamumuhay ng mga unang lingkod ng Diyos, gaya ni Apostol Pablo. Ayon sa kanyang pahayag, dadakilain si Kristo sa aking katawan, maging sa pamamagitan ng kabuhayan o sa pamamagitan ng kamatayan. Iukol po natin ang ating buong buhay sa pinakamahalagang bagay, ang buhay na ginagamit o buhay na ipinaglilingkod sa Panginoon, ginagamit sa pagluwalhati, sa pagdakila sa ating Panginoong Diyos. Kaya't kung ano man po ang mga bagay na ating pinagkakaabalahanan ngayon, tiyakin po natin na ito ay nakaugnay o related sa pagdakila, sa pagluwalhati sa Diyos. Tayo man po ay nasa pag-aaral, nasa pagtatrabaho, nasa pagninegosyo, nag-aasikaso ng ating pamilya, o anuman po ang ating ginagawa, gawin natin ang lahat ng mga bagay na ito sa ikaluluwalhati ng ating dakilang Diyos. At sa diwa po ng panawagan ng Diyos sa taong ito, sa pamamagitan ng pangkalahatang kasangkapang pangasiwaan, ating dinggin at tugunin ang panawagan na sinasabing, mga minamahal na kapatid, magliwanag sa kadiliman, magningning ang ating ilawan upang mahayag ang kadakilaan ng Panginoon sa pamamagitan ng ating mabubuting gawa, ipahayag ang kalwalhatian ng Panginoon sa lahat ng mga bansa, magbangon at magliwanag. Patuloy po nating dakilain ang Panginoong Kristo Jesus sa pamamagitan ng ating kabuhayan o ng kamatayan man, upang mabuhay tayong kay Kristo at mamatay tayong may pakinabang. At sa dulo ng ating hiram na buhay ay magkaroon tayo ng karapatan na masabi din natin ang huling wika na winika ng ating Panginoong Kristo Jesus na sinasabing, Ama, sa mga kamay mo, ipinagtatagubilin ko ang aking espiritu. Patuloy nawa tayong pagpalain ng ating Amang Diyos. Basbasan sa ating mga puso ang diwang banal ng mensahe ng pitong wika sa taong ito. Ang pitong wika ng ating Panginoong Kristo Jesus na nagtatanghal ng kadakilaan, ipagpala sa ating lahat mula ngayon at magpakailan, kailan paman. Amen. Napakabuti ng Panginoon sa atin. Muli ay ipinagpala niya sa atin ang biyaya ng kanyang huling pitong wika bago ang kaganapan ng takdang ito. Minsan pa,
ay tanggapin natin ang biyaya ng mga aral ng Diyos sa bisa ng isang likhawit sa pagkasangkapan sa Agape Choir. Me.
Tagalang ko pong pinakikiusapan ang lahat na tumayo. Atin ipagpasalamat sa Panginoon ang natapos nating takda. Tayo po ay pangunahan sa panalangin ng ating mahal na kapatid, ang kapatid na Etiel, kapatid na Jonathan Duoma. Aba, Ama naming Hari, Ikaw na banal, dakila, at Siyang pinakamakapangyarihan sa lahat. Ikaw ang Diyos na hindi nagsasawa na kami ay patnubayan, ingatan, at bantayan sa aming pamumuhay. Ikaw ang Panginoon at Hari na nagkaloob sa amin ng buhay, nagkaloob sa amin ng kalakasan. Higit sa lahat, Ikaw ang Diyos na dakila at pinakamakapangyarihan sa lahat, na tumawag sa amin sa iyong kabanal-banalang iglesia. Wala po kaming maigaganti sa lahat ng iyong kabutihan sa amin. Kundi Panginoon, makita mo po kami samantalang nabubuhay sa ibabaw ng lupa. Sa anumang kalagayan, patuloy kaming naglilingkod, pumupuri at dumadakila sa iyong maluwalhating pangalan. Ama naming Diyos, salamat po ng maraming marami sa mga aral na ituturo mo sa amin. Sa araw na ito, napakadakila mo, Panginoon. Hindi namin masusuklian ang lahat ng iyong kabutihan. Kaya't nakikiusap kami, lagi mo kaming gagabayan ng iyong banal na Espiritu upang sa anumang sitwasyon ng buhay, anuman ang aming maging kalagayan, makita mo po, Panginoon, ipinagpapauna namin ang mga paglilingkod, ang pagpuri, at ang pagdakila sa iyong maluwalhating pangalan. Tulungan mo po kami sa panibagong mga araw na aming lalakaran. Matapos na kami ay iyong turuan ng iyong kadakilaan para sa amin, para sa aming mga kaligtasan. Ama namin Diyos, namamanti kami, huwag mo po kaming pababayaan saglit pa sa aming mga buhay upang makapanghawakan kaming mahigpit sa aming mga pananampalataya. Maganap namin ang aming mga ministeryo ng kasang-ayon sa iyong malinis at dalisay na kalooban. Ama namin Diyos, salamat po
sa kasangkapang pangasiwaang kaloob mo sa amin, sa pangunguna ng aming MPN, sa kanyang mga kasamang mga obispo na hindi nagsasawa upang ipadama ang iyong kadakilaan ng pag-ibig sa amin. Lagi mo silang papatnubayan. Lagi mo silang tutulungan. Ingatan mo ang kanilang mga pag-iisip, ang kanilang puso. Bigyan mo ng mga kalakasan ng kanilang lupang katawan upang umagkagayo naman sa pangunguna ng iyong mga lingkod. Mahakay kami sa mga dakilang mga paggawa. Marating namin ang mga kasakdalang hinahanap mo na magawa ng bawat isa sa amin. Sa mga sandaling ito, Panginoon, namanamanik din kami. Tulungan mo po kami upang magganap namin ang mga dakilang mga paggawa sa nalalapit na sentenaryo ng iyong iglesia. Ang buong sanlibutan na nandun ang iyong mga anak. Tulungan mo po kami magawa namin ang mga kapurihan sa iyo. Pagpalain mo kami, Ama. Salamat sa mga aral na tinuro mo sa amin sa araw na ito. Lagi mo kaming papatnubayan ang lahat ng ito'y aming ipinapakiusap. Kalakipang malaking pagpapasalamat sa pangalan mo pong Diyos, Kristo Jesus, ikaw na aming hari, ikaw na aming nag-iisa at dakilang tagapagligtas. Amen. Aming Diyos na mahal, haring tunay na tagapagsanggalang, huwag mo sanang pababayaan. Kami ay mawalay, basbasan at ingatan ang iyong bayan. At ngayon, tatanggapin po natin ang basbas at pagpapala ng ating Panginoong Diyos sa pamagitan ng kanyang mga salita at sa pagkasangkapan sa kanyang hamak na lingkod. Ang dakilang agape ng kataas-taasang Diyos na Ama at Hari nating mga magkakapatid. Ang biyayang pagliktas ayon sa panukalang walang hanggan na kanyang inihayag at binigyang halimbawa nang siya'y magkatawang tao sa pangalang Kristo Jesus. Gayun din naman ang pakikilakip, ang pamamatnubay ng kanyang banal na Espiritu ang siya nawang ibasbas at ipagpala sa ating lahat na nasa pagkakatipong ito mula ngayon at magpakailanman. Amen. Kapayapaan po ang sumaating lahat, mga kapatid. Mga minamahal na mga kapatid, magliwanag sa kadiliman, magningning ang ating ilawan upang matanghal ang kadakilaan ng ating Panginoon. Sa pamagitan ng ating mabubuting gawa, ipahayag ang kalwalhatian ng Diyos. Sa lahat ng mga bansa, magbangon at magliwanag. Mispa po sa inyong lahat. Magalak sa Panginoon.